Hello mga kaibigan, kapuso at kamamilya. Welcome again to Vic Bars Migo. Yan guys ang mga halaman na aking pinagtiyaga ang mabuhay dito sa loob ng aking tahanan habang sa labas po ay nag-yellow. Dahil sa ngayon ay winter pa rin. So, kung makikita nyo yung halaman na yan na gumagapang yan ay ang palaya. At syempre, mayroong Christmas tree dyan na, na kanyang gagapangan. At may lights, pero walang sound. Manatili yan dyan habang ang aking ampalaya ay nabubuhay. At sana makita ko na magkaroon niya ng bunga someday, and I believe na maipakita ko sa inyo ang bunga niya. Yan po ay isa sa aking mga halaman. Ayan o, gumagapang na sa mga lights sa Christmas tree, pero parang hindi siya healthy na nangingiyos siya sa lamig. Dapat pala lagyan ko yan dito ng ano, oh, lagyan ko yan dito ng malamig, oh, tingnan nyo. See, lagyan ko ng cover. O siguro sa labas. So, ito naman guys yung money plant na tinatawag nila. At ang iba naman ay tinatawag nila na fatus. Dito banda, yan, bagong trim ko yan, nilagyan ko na rin ng ano, sweet potato. Tagal-tagal mabangkit eh. Pero ito guys, hindi ko alam kung anong klaseng butil ang tumubo dito. Alam ko mahilig ako maglagay-lagay ng mga butil sa paso, pero ang problema may tumubo. Pero hindi ko alam kung anong klase. Hindi ko rin masasabi na ito ay avocado. Dahil napakaliit naman ng kanyang tangkay. Ganyan. At guys, ito lang ang strawberry na natira. Ito lang. Ito. Iyan, hindi yan strawberry. Hindi yan strawberry. Ito lang ang strawberry na natira. At mamamatay na rin yan. Hindi ako magaling sa strawberry guys. Nakapagpatubo ako ng strawberry noong sa mother-in-law ako. Pero tinanim ko sa ground. So, successful siya. Pero summer yun. Mamaya ko na yan ipapakita ha. Mayroon na ako ipakita dito sa inyo. Ito guys, yung mga maalala nyo, may ginawa akong video noon na nagtanim ako ng strawberry. O dyan yata yung dyan ko tinanim yung ano, strawberry. Ngayon namatay na sila dahil nga wala akong nilagay na fertilizer. Ano lang, wala alam. So, hindi sila healthy. Tapos ito, dyan ko na rin nilagay kasi dati sa loob yan. Ito, San Francisco guys. Kaya pag umuwi ako ng Pinas, magdala ako ng maraming San Francisco. Mahal-mahal ng halaman dito. Ang chili guys, oh, matagal pala yun maglaki. Tapos ito yung halaman. Yan. Puti yan siya guys. Sana nga pag ano siya tubo. Yan tomato. At yan ay burgundy na may tinanim ng sweet potato. Ito naman yung garlic, tumubo na, nilagay ko lang diyan. Tapos ikat ko lang yung kanyang mga dahon kasi ang hahaba ng sisipag tumbahan. Tsaka yung alugbati guys, peanuts ang tawag nila dito. Sana maging successful yan kasi hirap magpatubo ng, mahirap kaya magpatubo yan.
Ewan ko ba. Pero kahit saan man ako mapunta, kailangan talaga may makita akong green na halaman sa aking bahay. So, now balik tayo dito, guys. Ito yung lemongrass, guys. Yan, may ugat na yan siya, guys. May ugat na yan siya. So, ayan, oh, ugat niya, oh. Yan ang ugat na, guys. Tapos ito naman ang celery. Usually hindi naman talaga yan naging ano, guys, naging like yan, may mga ugat na, oh. Yan. Itong isa may maraming ugat, yan, oh. Hindi naman talaga yan, guys, na sabihin kong magugulay ako dito. Hindi naman talaga. Ano lang kasi yan, yung nagagandahan lang kasi ako na mayroong, ano ba, mayroong halaman na green na live na nakikita ko sa loob ng aking bahay. Saka, pag naggulay ako, guys, yan, nagtitira ako ng ganyan. Tapos, ilagay ko sa tubig. Yung iba tumatagal, yung iba naman hindi tumatagal, so nilalagay ko sa compost. Ayan, yan yung salad, guys, oh. Yung salad, minsan nakakakuha ako dyan, maano siya, nag-grow siya talaga. So ang karamihan dito nilagay ko puro tubig. Ito naman yung ano, yung binili ko, mura lang kaya bili ko nito, guys. Ewan ko anong tawag dito, burgundy man yan na ano, kulay niya. Ewan ko anong tawag nila dito, pero napakaganda nito, guys, pag summer. So ang ginawa ko, 'di ba na ano na siya, yung mga bulaklak niya na tuyo na, gikat ko siya dito. Then nag ano siya, nagtumubo siya ulit, guys. So tingnan niyo ang taba-taba, ang ganda. Ganda, guys. Tapos na yung maalala niyo sa harapan ng bahay namin, ano na rin, natuyo na rin. Kaya ikat ko na rin 'yun pag nagano, pag nag-summer. For sure, hindi yun mamamatay. So, ito naman yung aking sweet potato, guys. Gustong-gusto ko ko talaga ng sweet potato. Madali lang yan magtubo, guys. Ang babad lang sa tubig. Tapos, ito yung binili ko na, ano, cactus ba yan? Kaso lang, parang hindi healthy kasi mayroon siyang, ano, ito, oh. Sign ng hindi healthy. Tapos, itong fat. Patus, money plant, let's say money plant, gusto ko siya maano sa money plant, tawaging money plant. Ito mataba, pero ito anemic, parang may ano, may leukemia kasi na last year kasi doon sa apartment namin, naiwanan ko ba, nagbakasyon kami, tapos nagano siya, nagkubol kasi naubos yung tubig. Kaya ganun. Pero I believe mag-grow back into normal din siya someday. Yan, guys. Mahilig talaga ako sa halaman, guys. Ewan ko ba. Kaya pangarap ko talaga magkaroon ng farm. Hindi dito sa Amerika kasi mahal man dito. Sa Pilipinas lang. So, ang ano ko, guys, magpadami ako nito. Kasi, bala ko rin magkaroon ng aquarium. Tapos, lalagyan ko ng ganito. Tapos, ito pala sa likod, guys. O, ayan. Ayan pala, o. Musk, yan, guys. Dati, ano na yan, maano na ba? Yung talagang nag-grow na talaga dito ko nilagay, o dyan talagang makikita mo na nag-grow talaga siya, tumataas yung mga tangkay niya, mga fingers niya ba, ano tawag doon, runners, talagang amano siya, nag-grow talaga siya. Kaso lang nga, naiwanan namin, naubos ang tubig, ayun. Kaya, guys, ako, hindi ako ayaw kong maniwala na sa Pilipinas walang may kanya-kanyang ano, may kanya-kanyang halaman sa lupa. Hindi ako maniniwala. Kasi
kung kulang ang nutrients ng lupa, pwede mo naman yan lagyan ng fertilizer eh, para sa halaman na itatanim mo. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa ibang lugar ng Pilipinas para doon magbili. Dati kasi, mahilig ako magtanim-tanim noon. Tapos, bata pa ako, magtanim ako ng garlic, bawang. Tapos sabi ng tatay ko, ay, hindi yan magtubo dito. Huwag mo yan itanim. Ayun, siyempre, sabi ng iba, mabait daw ako. Kaya, sinunod kong tatay ko. Ayun, hindi nga nagtubo kasi hindi ko nga tinanim. Tapos ito guys, alam nyo ba, nung sa Oman kami, nakapagpatubo ako nito guys. Siyempre sa Oman this year ito, no? So, alam mo kung anong nangyari nung lumago. Kasi dami kong tanim na ganito eh. So, mga 5 siguro. Tapos may isa doon na hindi ko talaga ginagalaw. Alam mo ba, sa loob ng isang taon, nagbulaklak kaya. Nagbulaklak siya guys, pero hindi ko binidyuhan kasi siyempre, hindi naman ako interesado sa video noon. Pero namulaklak talaga siya guys. Puti yung bulaklak niya. Hindi naman kasing attractive. Pero minsan ka lang kasi makakakita ng lemongrass na namumulaklak. Diba? Tapos, minsan, sabi ko sa isa sa pamangkin ko, sabi ko, magtanim ka nga dyan ng lemongrass sa Port Barton. Doon pa sa bahay namin sa Port Barton. Sabi niya, hindi daw mabuhay. Sabi ko, ba't hindi mabuhay? Eh, dito sa disyerto, nabubuhay. O, diba? Hindi talaga mabuhay kasi maraming magnanakaw sa Port Barton. Mga tanim mo na nakawin, hindi lang buong talaga na nakawin. Halimbawa, yan. Ganito. Yung buong puno talaga, nakawin nila. Grabe, oy. Bakit ganun? So, anyway guys, thank you so much guys sa inyong pagtiyaga sa pagtingin ng aking munting hardin. Thank you guys for watching. God bless us all. Don't forget to subscribe. Thank you.